Hello guys, isashare ko lang tong nabuo kong solar panel sa inyo. Kung gusto niyo magbuo ng panel, basic lang. Bagay kasi minsan hindi natin alam kung paano ba magbuo ng solar panel. Paano ba natin nabubuto at ano ang nagagamit nito at ano ang napapagana nito. So ito lang, basic lang guys. Kung meron kang controller na ganito at ang butay niya ay ito. Yan. Bali, ang maximum niya 51 amperes. Pwede siyang 24 volts or 12 volts, gaya niyan. 12 volts siya. Ayan guys. Ito yung bagong labas na controller na nabili ko lang sa Shopee. Mura lang to guys. Tignan niyo lang sa Shopee. Meron kayo makikita niyan. Search niyo lang yung pangalan niyan. Sa Shopee, makikita niyo niyan. So, itong nagkakarga sa battery. Ang battery natin ay ito. Ayan. May isa pa akong controller. Luma to. Kaso mahina lang to. Guys, kung bibili ka nito, tama lang pang ilaw to. Pero mahina siya magkarga. Kaya, bumili ako nito na mas malaki. Para siguradong makakarga. Kasi, malaki din yung battery. Ayan. Medyo magulo pa yun guys. Kasi kabubuko pa lang siya. I-share ko lang itong nalaman ko. Pero itong pagbuo na ito, pinag-aralan ko din. Pero hindi pa ako lihito mo na nagbubuo talaga ng panel. I-share ko lang to. So guys, ito naman yung controller ko. Ay, ano ko, inverter. Itong inverter na to, ito yung ano niya, 1000, tapos 20 amperes. Ayan siya. Pwede siyang magiging controller, pero parang nahihinaan ako sa pagkarga niya. Ayan na guys, may solar siyang, pwede nilagyan siya ng solar. Pwede rin, hindi, kagaya ng ginawa ko, binukod ko siya. Ayan guys. Itong inverter na to, so guys, kaya magpagana nito ng washing machine, electric pan, 32 inches na TV, at saka rice cooker, plancha, grinder, barena, kaya magpagana yan. Marami siya, basta one by one lang siya. Hindi niya pwedeng sabay-sabay kasi pag sinabay-sabay niyo siya, maaari mag-overheat siya, mamamatay siya. Pero automatic naman yung pag nag-overheat, mamamatay. Ayan guys. Pag naayos ko na yan, maganda na yan. Tapos maya, akita ko sa taas, papakita ko yung solar panel ko na 270 watts. Ang hours, 31 volts siya. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyo bumuo, isearch nyo lang to sa Shopee at saka itong pangalan na to. Ayan. Tapos ang battery nyo, ganito na lang. Pwede rin ito siya. Pero madali siyang malobot kung gagamit nyo ng malalakas na appliances. Pero kung ito, medyo matagal siya. Basta nakababay. Tsaka guys, pala paggamit na ito, alam ba gagamit kayo ng washing machine? Gagamit kayo na ito, may araw, wag sa gabi kasi pwede siyang malobat or makakailang salang. Siguro mga maximum na salang niyan, mga lima. Mga lima or anim na salang na washing machine. Tapos ang dryer, ganun din. Ayan siya guys, medyo napu-full charge na siya. Ayan. Malapit na siyang mapuno. Yan guys. Ang ginawa ko naman dito sa amin para makatipid sa kuryente kasi walang kuryente sa amin. Ginawa ko. Direkta ko na lang siya dito sa fuse box pero hindi dapat ganyan. Ano lang yan, try lang yan kung success siya. Pero okay naman, gumana naman siya guys. Maganda rin naman din siya. Pero kung gusto niyo mas malakas na, no, magdagdag lang kayo ng 3,000. Kasi 1,000 lang ito guys, nakikita niyo ngayon. Pero try nyo na rin na magdagdag kung sasakalin gusto nyo pang mas malakas na kuryente. At mag-additional kayo ng battery ng gaya nito. Okay. Sa online lang, maghaganap lang kayo ng mga battery. May mga good naman nagbebenta dun. Pero ito, bilhin nyo sa Shopee. Shopee o Lazada. Ganito rin to. Ito nga pala yung solar panel ko na nilagay ko sa taas. Ayan siya. Nakaset na siya. Ayan.
nasa bubong namin. At ito yung isa namin luma na funnel na 120 watts. Ito, 200. 70 watts. 31 volts, 18 volts. Pero hindi sila magka-join. Magkaiba sila. Yan muna. Basic lang naman ng pagbuo ng solar panel. Ayan siya. Medyo malaki siya. Guys. Ayan siya. So kung magbubuo kayo ng solar panel, depende sa gagamitin nyo na appliances at kung anong gagamitin nyo. At saan nyo gagamitin ang malakas na inverter, tsaka controller, tsaka battery. Pero ang basic lang, kung gusto yung basic lang, pwede na to. So guys, hanggang dito na lang po. Paki-like na lang po ang aking YouTube para sa susunod po. Makapag-record pa po tayo pag nag-additional tayo ng panel. Tapos sir. Thank you po sa nanood at maraming salamat po. Kung may katanungan, mag-message na lang po kayo sa baba ng YouTube at para masagot natin. Thank you po. Maraming salamat sa pagpapanood sa akin.